Good morning. Magandang tanghali. Nandito na naman kami. As I'm sure you heard that I went to the Pinas Lakas vaccination center in Pasig last week, 2 weeks ago. And that is the reason because nakikita naman natin na kailangan na talaga na makapag-booster shot tayong lahat. Kuminsan, nahihirapan namin magpaliwanag, pero ganito talaga ang nangyari rito. Yung unang vaccination, dalawa lang na iniksyon, okay na tayo. Noon yun, 2020 hanggang 2021. So, ang tawag doon, fully immunized ka na kung dalawa ang bakuna mo. Whatever it was, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kung ano man ang ibinigay sa inyo, you are considered fully vaccinated. Ang naging problema ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Omicron variant. At yung Omicron, I'm sure narinig nyo naman lahat ito, ang Omicron nagkaroon ng sariling variant. Kaya't ang sinasabi ngayon sa atin ng ating mga dalubhasa, ang ating mga eksperto, mga researcher, ay sinasabi, dahil bago itong variant na ito, para maging fully immunized ulit, ay kailangan magkaroon ng booster shot. Kaya't ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, lalong-lalo na, na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya. Ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. We have many elements that are going to be important. The back to school, the certain parts of the economy, lahat yan ay aming talagang tinitignan para makabalik sa trabaho, para makabalik sa eskwelahan. At para maging ligtas tayo, para maging safe tayo, ay kailangan talaga, we have to encourage everyone to have a booster shot para masasabi natin fully immunized. Maliwanag naman na pagka yung mga pag-aaral tungkol dito sa vaccine, Maliwanag naman, kapag vaccinated ang isang tao, kahit magkaroon, ma-expose siya o ma-positive siya, ay yung tama sa kanya ay hindi na kailangan dalhin sa ospital, karamihan hindi na kailangan dalhin sa ospital, yung karamihan asymptomatic pa nga.